Ang Hunter x Hunter ay sinusubaybayan ng maraming tagahanga sa bawat sulok ng mundo. Malaking porsyento ng mga sumusuporta sa kwento ay mga minor de edad o bata. Resulta ito ng pagkakaroon ng kwento ng mga bata ring bida at ito ay sila Gon at Killua. Dahil sa mga minor de edad na tagahanga ng kwento, maraming eksena sa manga ng Hunter x Hunter ang bahagyang pinalitan o hindi ipinakita ng buo sa anime. Ito ang mga parte ng serye na sobrang madugo, brutal o marahas. Sa video na ito, iisa-isahin natin ang pitong matitinding eksena sa manga na na-censored sa anime. Uumpisahan natin ito sa number 1, ang pagpatay ni Hisoka sa mga mapagpanggap na unggoy. Matapos makalabas ng ating mga bida sa tunnel ng ikaunang pagsulit, merong isang sugatang lalaki na nagpapakilala bilang tunay na examiner ng Hunter exam. Pinagbibintangan niya si Ginoong Satots bilang huwad na tagapagbigay ng pagsulit. At bilang patunay, pinakita niya ang isang unggoy na may mukha ni Satots. Ang mga unggoy na ito ay may kakayahang manggaya ng hitsura, kaya nakapagkunwari ang mga ito bilang examiner. Upang makita kung sino ang huwad sa kanila, inatake ni Hisoka si Satots at ang sugatang lalaki sa pamamagitan ng baraha. Nagawa ni Satots na masalo ang baraha, habang ang sugatang lalaki naman ay natamaan at namatay dahil sa pag-atake ni Hisoka. Ipinakita sa episode 4 ng anime na tumumbalang ang lalaki matapos matamaan ang pag-atake sa dibdib. Pero sa chapter 4 ng manga, mas brutal ang tinamo niyang pinsala. Pagkabato ni Hisoka ng baraha, tumama ito sa noo, sumugat sa panga at humati sa ilong ng lalaki. Bumagsak din siya ng tuluyan at nabulgar na siya pala ang unggoy na nanggagaya ng hitsura. Bukod dito, sa 2011 anime version, nagawa ng bitbit na unggoy na makatakas. Pero sa manga, pinatamaan rin siya ni Hisoka ng baraha sa kanyang ulo na agad na pumatay dito. Bukod kay Hisoka, ang number 2 ng ating listahan ay ang pagkitil ni Killua sa mga nakasulubong niyang lalaki. Sa episode 7 ng anime, matapos mabundol ang dalawang lalaki sa airship, nagalit ang mga ito kay Killua at pinipilit ang batang humingi ng paumanhin. Ngunit sa kanilang paglapit, pinatay sila ni Killua ng magkasabay. Masyadong mabilis ang pangyayari sa anime, pero sa manga, madadama mo talaga ang inis ni Killua sa kanyang pagkatalo sa laro nila ni Netero, sapagkat detalyadong naiguhit ni Togashi ang pagtapyas ni Killua sa ulo ng unang lalaki, at pagputol naman sa ulo at braso ng ikalawa sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay na nagtataglay ng matatalas na koko. Ang walang habas na pagpatay ng bata ay halos kapareho ng dahilan kung bakit na-censored ang number 3 sa ating listahan. At ito ay ang pagpaslang ni Hisoka sa mga kumuha ng Hunter examination. Sa episode 5 ng serye, pinalibutan si Hisoka ng mga kapwa niya examinees dahil gusto ng mga itong pasukuin ang payaso sa pagkuha ng Hunter exam. Katulad ng inaasahan, tinawanan lamang sila ni Hisoka at sabay-sabay na pinaslang sa pamamagitan ng isang tira. Iba ito sa nangyari sa chapter 8 at 9 ng manga, sapagkat sa manga, pinatay ni Hisoka ang kapwa niya examinee dahil gusto ng payaso na tumayo bilang examiner. Marahas ang pagpaslang niya sa mga ito sapagkat hindi lamang isang atake ang binitawan niya kundi sunod-sunod sa pamamagitan ng kanyang baraha. May mga kumuha ng pagsulit na tinamaan sa dibdib, sa mukha at sa mata. Meron din siya mga biktimang nilaslasan ng batok, ng lalamunan at ng leeg habang humahalakak si Hisoka sa pagtawa. Sobrang brutal ng eksenang ito, kaya naintindihan ko kung bakit hindi ito naisama sa anime. Hindi rin naisama sa 2011 anime version ang ilang eksena sa ating number 4. Ito ang pagpaslang ng Phantom Troop sa mga miyembro ng Mafia at sa Shadow Beast dahil sa kagustuhang pagnakawan ng underground auction ng mga Mafia na ginanap sa Meteor City, pinaslang ng Phantom Troop ang napakaraming miyembro ng Mafia. Subalit walang nakuha ang grupo sa subastahan sapagkat naglaho na parang bula ang mga kagamitang ibebenta sana sa araw na iyon. Bukod dito, nagawa rin ng Mafia at ng Shadow Beast na masundan ng Phantom Troop, kaya nagkaroon ng isang madugong inkwentro sa pagitan ng mga Mafia laban kay Uvo. Napakaganda ng pagkaka-animate sa parting ito ng istorya at sobrang lapit ito sa tunay na nangyari sa manga. Pero may ilang mga detalyeng iniwasan ng Hunter x Hunter na ipakita sa telebisyon. Halimbawa dito ang mas madugong pagkamatay ng mga taong tinamaan ng balan ni Franklin. Ang nadurog na ulo ni Evelyn Cobb matapos ihambalos ni Shizuku si Blinky sa gwardya. At higit sa lahat ay ang mas kalunos-lunos na sinapit ng Shadow Beast sa kamay ni Uvo.
kagaya ng paglawa ng mata ni Worm dahil sa suntok ng magnanakaw at ang pag-usli ng utak ni Leech matapos tapyasin ni Uvo ang kanyang ulo sa pamamagitan ng paggagat dito. Ang pagpinsala rin sa ulo ng kanyang kalaban ang naging dahilan para ma-sensor ng number 5 sa ating listahan. Ito ang pagpugot ni Hisoka sa ulo ni Gereta. Matapos makuha ni Gon ang badge ni Hisoka para makapasa sa ika-apat na pagsusulit, inatake ng blowgun expert ang bata at inagawa mga badge na hawak nito. Subalit sa kanyang pag-alis ay nakaharap niya naman si Hisoka na walang awang pumutol sa kanyang ulo. Binitbit ng payaso ang ulo ni Gereta na parang isang gamit. Nilaro-laro ito na parang isang laruan at tinapon sa lupa na parang isang basura. Napakalaki ng pagkakaiba nito sa episode 16 kung saan tinapos lamang ni Hisoka ang buhay ng lalaki sa pamamagitan ng pagbali sa liig nito. Ang ika-anim na eksenang na-censored sa anime ay nagmula kay Killua. Nangyari ito sa laban ng batang Zolde kay Janes, ang bilanggong nakasalamuhan ng ating mga bida sa toring pinaganapan ng ikatlong pagsusulit. Upang malagpasan ang yugtong ito ng Hunter exam, kinakailangan ni Killua na matalo si Janes. Sa episode 11 ng anime, walang hirap na nadukot ni Killua ang puso ng bilanggo mula sa dibdib nito. Nakalagay ang tumitibok na puso nito sa kaperasong tela at matapos tuluyang mamatay, ibinalik ni Killua ang puso kay Janes sa pamamagitan ng pagpatong nito sa palad ng kriminal. Napakarahas na ito kung tutuusin, subalit hindi pa ito ganoon katindi lalo na kung ikukumpara sa tunay na nangyari sa chapter 21 ng manga. Matapos dukutin ni Killua ang puso ni Janes, makikita ang napakagandang pagkaguhit ni Togashi sa tumitibok na puso habang hawak ito ng palad ni Killua. Sinubukan din ng kriminal na bawiin ang puso niya, subalit para mas pasakitan si Janes, dinurog ni Killua ang puso sa harapan mismo ng desperadong kriminal. Namatay si Janes at ang masakla pa ay naiwan ang kanyang nabubulok na katawan sa gitna ng ring kahit lumipas na ang 50 oras matapos siyang mawala ng buhay. Ang huli at ang number 7 sa ating listahan ay ang laban nila Hisoka at Castro. Sa episode 31 at 32 ng anime, nasaksihan natin ang napakaangas na laban ng dalawang bihasang Nen user sa Heaven's Arena. Sa duelong ito, kahit nagawa ni Castro na maputol ang dalawang kamay ni Hisoka na naig pa rin ng galing ng Hunter sa pakikipaglaban matapos niyang talunin si Castro sa pamamagitan ng kanyang napakalalakas na pag-atake. Maganda ang naging animation ng laban na ito, pero dahil sa karahasan ni Hisoka sa pagpaslang ng kanyang mga katunggali, may ilang mga eksenang binago at sinensored sa anime. Halimbawa dito ang pagiging mas madugo ng laban sa manga. Kung ating titingnan ng chapter 53, makikita natin na hindi isinama sa anime ang pagkapunit ng pisngi ni Hisoka matapos matamaan ang pag-atake ni Castro. Hindi rin isinama ang mas nakakadiring pagdukot ni Hisoka ng baraha sa loob ng kanyang naputol na braso. At hindi na rin inanimate ang pagkain ni Hisoka sa kanyang mismong kamay noong ginugulo nito ang pag-iisip ni Castro. Higit pa dito, censored din ang pagpapasilip ng manga sa loob ng kamay ni Hisoka sapagkat masyadong ginalingan ni Togashi ang pagguhit sa mga litid, laman at buto ng braso ni Hisoka. Bagay na hindi talaga maaaring basta-basta makita ng mga batang manonood ng Hunter x Hunter. Marami pang mga censored scenes sa kwento at hindi lamang ang pitong aking nabanggit. Sa mga susunod na videos, mas pag-uusapan pa natin ang iba pang eksena sa manga na na-censored sa anime. Shoutout muna kanila! Hera Goles, Luffy Legend, Bev Official, pati na rin kanila Agenek, Sunny Julio, O'Neil Lakanlalay. Ito po ang aking paliwanag sa pitong eksena ng manga na na-censored sa anime. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ang iba pang kwento ng anime, ay search nyo lamang ang JETB sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!